Kiangko, ang inyong kapulsong totoo. Nasa kasagsagang panahon ng pagbangon ang mga taga-Kasiguran Aurora mula sa pananalasa ng bagyong Labuyo nang humagupit naman ang bagyong Maring at Hanging Habagat sa malaking bahagi ng Luzon. Dahil naging pahirapan ang pag-abot ng tulong doon, tumaas din ang bilang ng mga nagkakasakit. Kaya naman agad tinungo ng ating Kalusugan Caravan Team ang Bayan ng Kasiguran para sa medical mission. Narito po ang aming report. Mahigit 2 linggo na mula nang manalasa ang bagyong Labuyo sa Kasiguran Aurora. Pero bakas pa rin ang pinsalang dulot nito. Pangkaraniwan man ang tagpong ito sa mga pagamutan, pero doble ang hirap ngayon ng mga doktor ng kaisa-isang hospital sa Kasiguran dahil sa hagupit ng bagyong Labuyo. Ito po ay yung OB ward na wala yung bubong, kaya po tuluyan lang medyo nasisira yung kesami at hindi pwede yung paglagyan ng pasyente. Ang kanilang emergency room, laboratory room, OB ward, at maging ang kanilang x-ray room, lahat hindi nakaligtas sa lakas ng bagyo. Ang ilang mga pasyente, nagkakasya na lang sa hallway at lobby ng ospital. Tayo nahihirapan sa ating pagbibigay ng serbisyo dahil sa ating kalagayan o kondisyon ng damage ng ating ospital. Dahil wala pa rin kuryente sa ospital, tanging sa kaisa-isang generator, nakaasa ang pagdurugtong sa mga buhay ng pasyente. Sa Pidja Ward, nakilala namin si Maricel kasama ang kanyang anak na dahil sa bagyo ay tinamaan ng sakit. Hanginan at saka na babad sa ulan na malakas. Akala namin hospital lang ang ganito ang sinapit. Pero sa aming paglilibot, maging ang mga barangay health clinic hindi rin pala nakaligtas. Tulad na lang ng health center sa barangay Dibakong. Pagkatapos ng bagyo, ito na yon. Ang bubong, sira, ang kesami, sira. Kaya naman upang matugunan ang pangailangan medikal ng mga taga-Kasiguran, isang Kalusugan Caravan Project ang ating isinagawa doon. Limited lang yung resources namin, so napakalaging tulong talaga sa mga ganitong medical mission. Last priority nila yan, siyempre unahan yung pagkain. Hangad namin ang pagbangon muli ng mga residente na magsisimula sa pagtutulungan at maayos na kalusugan. Ayon po sa lokal na pamahalaan ng Kasiguran, pinaplano ng agarang pagsasaayos ang kanilang ospital doon. Nakapaghandog po tayo ng libreng konsultasyon at libreng gamot sa 700 residente sa Bayan ng Kasiguran. Kami po ay nagpapasalamat sa Farex Health Corporation at sa lahat ng nakipagtulungan sa ating Kalusugan Caravan Project. Sa ngayon po, umaabot na sa 16,131,930 pesos and 57 centavos ang nalikom nating cash at donations in kind. Isa sa ating mga major cash donors ang SPC Power Corporation. Para po sa inyong mga donations, maaari po kayo magsadya o tumawag sa aming tanggapan Lunes hanggang Biyernes, alas 9 na umaga hanggang alas 6 ng gabi. Pwede rin pong dumiretso sa Kapuso Foundation Warehouse. Maaari rin kayo magdeposito sa aming bank account o anumang sangay ng Cebuana Lowellier. Tax deductible po ang inyong mga donations. Muli, maraming salamat sa lahat ng tumulong.